Bakit kaya tayo nababawasan ng ating watch hours at the same time ng ating views? Hello guys! This is your truly Sombak. So ngayon guys, nagbabalik ulit si Sombak upang magbigay ng panibagong information at ibabahagi ulit ni Sombak. So ano ang ibibigay ni Sombak ngayon? So actually lahat tayo nakaka-relate itong at makaka-relate even ako at ibang mga YouTuber, ibang mga vlogger o yung mga nagsisimula pa lang. So ang ibibigay ni Sombak, bakit kaya tayo nababawasan ng views at the same time ang ating watch hours? So alam ko naman guys, sumasakit na ang yung ulo, even ako sumasakit ng ulo ko at questionable, bakit kaya nababawasan ng aking watch hours and aking views. Bakit kaya? Ano yung nangyayari ngayon kung bakit tayo nababawasan ng watch hours at the same time views? Siyempre guys, kapag nabawasan ng ating views, kasama na rin ang watch hours, nababawasan yan. So, before that guys, I just want to share with you before na hindi pa ako na-monetize noon. Actually, noon kasi is marami akong ginagawang mga strategy kung paano ko mapapataas ang aking watch hours. Through my personal experience, hindi ako nababawasan ng ganun kalaki, as in talagang malaki. Hindi ako ganun nababawasan. Even yung mga views ko guys, hindi ako nababawasan before. 5 months ago, 7 months ago, hindi ako totally nababawasan ng watch hours, even my views. So ngayon guys, kasi kung napapansin nyo at alam ko naman, lahat kayo ay sumasakit na ang inyong mga ulo. Even ako guys, at nagtataka ako. Questionable talaga sa akin guys. Even kayo, makaka-relate talaga nito guys. Bakit kaya tayo laging nababawasan at nababawasan lagi ang ating views? Everyday na lang nangyayari sa atin. Bakit kaya tayo nababawasan? So lahat guys, pag-uusapan natin kung bakit kaya tayo nababawasan ng ating watch hours at the same time ang ating views. Alam nyo kasi guys, si Lolo Whitey, ang YouTube, ay isang computer-generated, hindi siya human, isa siyang machine na in-upgrade na ni YouTube ngayon. So, kung before is hindi masyadong nakikita ni YouTube yung mga views or watch hours yan. So, okay lang sa kanya. Pero sa ngayon kasi guys, napapansin ni YouTube is marami ng mga YouTuber, mga vlogger, parami ng parami yung mga sinasahuran niya. At ngayon guys, nagkaroon ng scenario is nagkaroon ng mga problema. So lahat naman yan guys, is napapansin nyo, is nationwide talaga. Is nababawasan lahat ng kanilang watch hours at the same time ang kanilang viewers. Even ako guys, nagtataka din ako everyday, bakit kaya ang aking views, ang aking videos is nakikita ko ay is napakalaki ng kanyang views. And then the following day, bakit kaya nabawasan? So, nagugulat ako guys, bakit kaya ganoon? So ngayon guys, nag-search ako kung bakit kaya nagkakaroon ng bawasan, lagasan, or yun ang tinatawag. So lahat ng mga YouTuber, para at least makakuha kayo ng idea guys, kung bakit nalalagasan tayo or nababawasan tayo. So, gaya ng sabi ko nga sa inyo, si YouTube ay isang computer-generated, hindi siya human, isa siyang makina. Okay guys, lahat ng mga videos na ina-upload kasi natin guys, ang ginagawa ni YouTube is chine-check niyang mabuti guys kung ito ba yung mga viewers na to is isa siyang legit or isa siyang tunay na nanonood or isa siyang viewers talaga. So ngayon guys, kung napapansin nyo is kung yung inyong video is napakadami ng views and then the following days is nababawasan. So ngayon guys, ang ginagawa ni YouTube is nadidetect niya na ang viewers na yon ay isa siyang computerized only. It's just like hindi siya totally legit or organic na viewers. So ang ginagawa ni YouTube, of course, pini-freeze niya muna ang mga video na yon, yung views na yon. Pag once na-detect na ni YouTube na ang viewers na yon ay hindi siya human at isa lang siyang computer, automatic guys, binabawasan at dinideduct ni YouTube ang mga views natin. Kaya automatic yan guys, kapag nabawasan ang ating views, automatic bawas din ang watch hour. Ginagawa ni YouTube, as in talagang sinasala na niya every video na ina-upload natin. So ginagamitan niyan ng pinaka-the best na makina.
Because alam niyo naman siguro na gaya na sabi ko sa inyo, si YouTube isa siyang generated computerized. In-upgrade na nila yan guys. Kung before, hindi nila masyadong dinidetect. Pero ngayon guys, ang ginawa ni YouTube, in-upgrade nila ang kanilang generated computer. So ngayon guys, sa sobrang dami ng mga YouTuber na gustong mag-vlog, ang ginawa ni YouTube guys, sinala-sinalat, chine-check niyang mabuti guys kung yung mga video na ina-upload natin is talagang totoong viewers ba ang mga nanonood nito. At the same time guys, nalalaman na rin ni YouTube kung ano yung strategy na ginagawa ng mga vlogger. So alam ko guys, before kasi that time, hindi pa ako na-monetize. Ginagawa ko din kung anong ginagawa ng mga ibang vlogger ngayon. Sinasala niyang mabuti kung ikaw ba'y legit na viewers, isa ka bang organic talaga na nanonood na every month ikaw ba talaga is nanonood sa kanyang videos. Yan, malalaman at malalaman ni YouTube guys kung isa kang computerized o isa kang legit na viewers. At ngayon guys, nalalaman din ni YouTube kung ito ba'y low quality playback. So nakikita ni YouTube kung ito ba'y paulit-ulit nating piniplay sa isang video lang. So nalalaman din ni YouTube kung ito ba'y isang tao lang o isang IP address lang ang nagpa-play sa iyong video. So nasasala niya yan guys, nakikita niya, nalalaman niya. YouTuber guys, gawin natin yung tama at kung hindi just in case na gusto natin magkaroon ng isang strategy, gumawa tayo ng mga bagay na strategy na hindi makakasira sa ating channel para hindi mapabawasan ng ating views at the same time ang ating watch hours. Kasi gaya na sabi ni Sombak, si YouTube is ang generated computerized. So na-upgrade na nila yan guys, sinasala nila, fini-freeze nilang yung ina-upload na video, tina-double check nilang mabuti kung yung mga manonood mo o yung mga viewers mo ay isang legitimate o isang legit na manonood. Pag once na found out yan guys, i-deduct ni YouTube ang mga viewers at the same time, automatic guys, ang watch hours is nababawasan. Pero ang kinaganda niyan guys, kung napapansin nyo sa inyong mga videos, is na-freeze, nababawasan, nadadagdagan. So, ibig sabihin niyan guys, si YouTube, once na-freeze niya ang inyong upload na videos at dinouble check niya for how many days at na-found out niya is isa siyang legit na viewers at hindi siya computerized, it is means ipabalik ni YouTube ang iyong views at the same time ang iyong watch hours. So kahit pa paano siguro guys, naintindihan nyo, nagkaroon ng idea kung bakit tayo nababawasan ng watch hours at the same time ng ating views. So yan, nadidetect ni YouTube, it computerized kung bakit tayo nababawasan. So isa na rin yan ang IP address na sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit ang ating pag-play. Hindi yan tunay na viewers kung bakit tayo nababawasan. Alam nyo guys, ang payo ko kasi ni Sombak, para hindi tayo mabawasan, para sa akin lang. Kasi ako din sumasak din ang ulo ko kung bakit nababawasan ang ating watch hours. Try natin na hayaan natin yung mga legit na mga viewers na mag-play sa atin at different IP address. Huwag natin guys gamitin yung mismong account natin o yung regional account or IP address sa pag-play ng ating sarili. Even sa mga ninja guys, is natitrace din ni Lolo Whitey yung paggawa ng mga ninja. Oo, alam ko ako din, meron akong mga ninjas, ginagawa ko yan. Pero ang pinaka ginagawa ko na lang guys, kasi nadidetect ni Lolo Whitey yung iisang IP address. Kung ako sa inyo guys, eto, ibahin nyo na lang ang inyong IP address. So in just in case you have a lot of ninjas, pag nasa labas kayo, sumagap kayo ng mga wifi, yan. Magkakaiba ang IP address. Guys, pag once na ginawa nyo yan, iba-ibang IP address. Even though you have a lot of ninjas, iba-ibang IP address ang ginawa ninyo. 150% guys, hindi yan mababawasan at hindi yan madidetect
ni Lolo Whiting. So, ganun lang guys, yung ibinigay ni Sombak sa inyo kung paano ba natin maiwasan ang pagbawas ng ating views. Of course, pag nabawasan ang views, mababawasan din ang ating watch hours. So, at least meron kayong idea guys kung bakit tayo nababawasan ng ating watch hours. Yun ang napakahalaga guys. Ba? Alam niyo naman lahat ng mga YouTuber, kumisa nagagalit na sila, bakit kaya ganito, bakit nawawala ang aking watch hours and even aking views. Which, totoo naman guys, pinaghirapan nila yan, pinaghirapan nilang inedit, pero on the spot, nawawala ang kanilang watch hours. So, yun yung mga bagay guys, kung bakit tayo nawawala ng watch hours and even ang mga views. Gaya na paulit-ulit ang ating mga videos, ginagamit natin ang ating ninjas, isa lang ating IP address, ginagamit natin yung mga computer na pag-play, at ginagawan din natin yung low quality playback na tinatawag o yung tinatawag na mga multi tabs, yan isa rin yan guys. So nadidetect din ni Lolo Whitey kung bakit tayo nababawasan ng watch hours, paulit-ulit ang ating pag-play. Want to just try na gawin nyo naman siguro ng gawin natin ng dalawang araw, tatlong araw before nyo i-play. Yan. Pero of course, as much possible, hayaan lang natin yung mga legit na mga viewers na i-play ang ating mga viewers para hindi tayo sumakit ang ating mga ulo. So yun lang guys, ang binahagi ni Sombax. Hindi may natutunan kayo sa aking ibinahagi. Kahit konting idea, at least meron kayong napulot na aral guys. Diba? So kung nagustuhan nyo itong aking video guys, don't forget to subscribe my channel. Don't forget to thumbs up. Press the bell notification para manonotify kayo or updated kayo sa mga videos na i-upload pa ni Sombak. Thank you guys and God bless you and be patient all the time. Bye!